Dear Ate Maro, Secret Files, mga liham at kwento ng pag-ibig. Hello po mga ka-channel, welcome po sa lahat. Sa mga mahilig dyan, mahilig pong makinig ng mga kwentong pag-ibig. Shout out po sa lahat. Sana po ay may bigan niyo ang tampok natin istorya ngayon. Shane's Secret Files Love Story. Huminga ng malalim si Shane habang tinatangay ng hangin mula sa dagat ang kanyang mahaba at malambot na luhok. Abala ang tubig dagat sa paglalalo sa mga paa niya. At ang mga kamay naman niya ay abala sa pagdama ng pinuputing buhangin sa dalampasigan. Nalingunan niya ang mga batang gumagawa ng pastilyong buhangin. Masayang-masaya ang mga ito habang naglalaro kasama ang mga magulang ng mga ito. Nalukot ang mukha ng mga bata nang tangayin ng alon ang pastilyong ginagawa ng mga ito na pangiti siya. Nahiling niya na sana ay pwede rin gawin iyon ng alon sa kanya. Kung pwede lang sanang tangayin ito ang sakit na nararamdaman niya, ay matagal na siyang nagpaanod dito. Muli ay hinarap niya ang tahimik na dagat. Mas gusto niyang manatili sa tabing dagat kahit mainit ang sikat ng araw, dahil mas nakakalma siya. Kahit paano ay nakakatulong ang dagat na maiwasan ang sakit na nararamdaman niya. Araw-araw rin siyang humihiling sa Panginoon na patnubayan siya nito at tulungang makarecover. Isang linggo na siya sa private resort na iyon sa isang isla sa Batangas. Maganda ang resort na iyon, tahimik, walang tao, walang gulo at higit sa lahat, malayo sa stress. Secure na secure ang pakiramdam niya roon. Alam niyang hindi siya mahahanap ng pamilya niya roon. Siniguro din niya sa mga empleyado niya na hindi magsasalita ang mga ito kung nasaan man siya. Babalik na lang siya sa kanila kapag handa na siya. Sa pananatili niya sa lugar na iyon, ay nabawasan ang pag-aasam niya sa pag-ibig na di na niya makukuha kailanman. Tuwing maaalala niya ang lahat ng nangyayari ay pakiramdam niya ay may milyon-milyong kutsilyong tumatarap sa puso niya. Dahil iyon sa kapatid niyang si Sally at sa future husband nitong si Sandy. Si Sandy Flores ang lalaking matagal na niyang lihim na iniibig. Elementarya pa lamang siya ay matagal niya na itong crush at lalo pa itong lumalim sa paglipas ng panahon. Magkaklase sila mula pa ng elementarya at hanggang kolehiyo. Kay Sandy na umikot ang mundo niya, niminsan ay hindi siya tumingin sa iba kahit marami ang nagpaparamdam sa kanya. Ni hindi alam ni Sandy na may gusto siya rito. Dakilang tanga na nga ang tawag sa kanya ng mga kaibigan niya. Ngunit wala siyang pakialam kung anuman ang sabihin ng iba. Ang mahalaga sa kanya ay nagkakausap at nakakasama niya ito. Pero naglaho ang lahat ng kasiyahan niya nang malaman ang katotohanang hindi siya magagawang mahalin ni Sandy dahil ang mahal nito ay si Sally. Naalala pa niya ang eksena kung paano niya inamin dito ang nararamdaman niya. At inamin naman nito ang nararamdaman nito para sa kanyang kapatid. Excited na excited siya sa dinner date nila ni Sandy. Sigurado siyang kaiingitan siya ng maraming babae dahil kasama niya ang sikat na basketball superstar na si Sandy Flores. Kasabay niyon ang plano niyang magtapat dito. Sa tingin niya ay hindi naman siya babaliwalain o pagtatawanan nito dahil mahabang panahon na rin naman ang pinagsamahan nila. Maraming babae ang nagkakagusto kay Sandy. Obvious na obvious yun dahil sikat na sikat ito kaya kailangan niyang kumilos para hindi siya maunahan ng iba. Sa tagal na nilang magkaibigan, niminsan ay hindi siya niligawan ni Sandy. Kaya naman siya na ang gagawa ng paraan para maging boyfriend niya ito. Namataan niya ito sa bar counter ng restaurant. Nakasuot ito ng aqua blue na polo at maong pants. Mukhang fresh na fresh pa rin ito kahit katatapos lang maglaro. Masaya niyang nilapitan ang binata at kinikilig pa siya dahil kinalikan agad siya nito
sa pisngi nang makalapit sa kanya ito. Iyon lang rin ang pagkakataon na magdi-dinner sila ng silang dalawa lang. Kadalasan kasi kasama nila si Sally o ang mga kaibigan nito. Congratulations! Masayang bati niya rito. Nanalo kasi ang kuponan nito sa katatapos lang na laro. Thanks! It was a tough fight, anito. Nakaya niyo naman eh. At saka ang galing-galing mo nga kanina eh. Wala ka pa rin kupas. Puri niya rito. Umiti ito sa kanya bago umupo. Salamat. Sobrain na yan ha. Baka lumaki na ang ulo ko niyan. Biro nito. Mayabang na ba ako? Ganting tanong nito. Hindi pa rin. Nakangiti niya ang sagot. At nagtawa na silang dalawa. Kung magiging boyfriend niya ito, siya na ang pinakamasayang babae at wala na siyang mahihiling pa. Nasaan nga pala si Sally? Umuwi na. Masama raw kasi ang pakiramdam niya eh. Ha? Masama ang pakiramdam niya? Kasalanan ko. Pinilit ko kasi siyang manood kasi wala akong kasama. Hindi naman niya kasi sinabing kanina pa masama ang pakiramdam niya eh. Ayun, nagpumilit umuwi. Nakangiti pa siya habang nagkikwento pero tila nadadagdagan na ang galit nito sa sinabi niya. Sandy, is there something wrong? Shane, I need to tell you something. Seryosong sabi nito. Huminga siya ng malalim. Kailangan unahan na niya ito na aminin ang nararamdaman niya para rito. I need to tell you something too. Napalunok siya at huminga ng malalim. Pinakawalan niya ang lahat ng kanyang inhibisyon. I love you, Sandy. Nakangiting saad niya. Ang akala niya ay tatayo ito at yayakapin siya o kaya ay kahit numiti man lang ito. Pero hindi nangyari iyon. Sa halip, ay yumuko ito habang nakakuyom ang mga kamay na nakapatong sa mesa. Hindi niya mapigilang mapaluha dahil sa ginawa nito. Alam niyang hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. Ano pa kaya ang bad news nito? I'm sorry, Shane. I really am. Nakayuko pa rin sabi nito. Sa sinabing ito ni Sandy ay unti-unting tumulo ang mga luha niya. Agad niyang pinahid ang mga iyon. I'm so sorry, Shane. Pag-uulit ni Sandy. Ano ka ba? Hindi mo kailangan mag-sorry. Wala ka namang kasalanan eh. Ako tong main love. Okay, pero kailangan mo pa rin malaman ang sasabihin kong ito kahit alam kong makakasakit ito ng gusto sa'yo. Ano pa ba ang pinakamasakit para kay Shane? Ang malaman lang niyang hindi kayang suklian ni Sandy ng parehong damdamin niya ay napakasakit na. Mahihigit pa ba sa sakit na nararamdaman niya ngayon? Para sa dalaga ay sapat na ang sakit na ito. Buntis si Sally at ako ang ama. Para siyang nabingi sa narinig mula sa lalaki. Ang kaninang pakiramdam niya na parang nasa cloud 9 ay napalitan ng parang milyong kutsilyo na tumarak sa puso niya at unti-unti siyang namamatay. Pagkarinig niya sa sinabi ni Sandy ay agad siyang lumabas ng restaurant. Nangihina siya at litong-lito. Sa sobrang sama ng loob niya ay napadpad siya sa isang bar at doon ay nagpakalasing. Parang gusto niyang maglaho sa mundo. Hindi na rin siya umuwi sa kanila ng oras na iyon. At doon siya dinala ng kanyang magulong utak sa isang resort sa Batangas. Tinawagan na lamang siya ni Ate Faye upang ipaalam sa kanya ang napagplanuhan ng pagpapakasal nila Sally at Sandy sa susunod na linggo. Ayaw naman niyang makigulo pa sa buhay ng dalawa, kaya dito na lamang muna siya habang magpapalipas ng sama ng loob. Sinabi naman ni Ate Faye na hindi raw magpapakasal si Sally dahil nagigilty ito. Ayaw naman niyang may mangyaring masama sa kapatid at sa dinadala nito. Kaya't napilitan siyang sabihing uuwi rin siya bago sumapit ang araw ng kasal. Oh, I knew it, that was you! Naputo lang kanyang isipin nang isang pamilyar na boses ang pumukaw sa kanya, kasabay ng pagtapik nito sa kanyang balikat. At napalingon siya rito kasabay ng pagngiwi ng kanyang bibig dahil alam na niya na ang kinaiinisang si Daniel ang may-ari ng boses na iyon.
ang mayabang at playful na pinsan ni Sandy. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating kwento. Abangan ang susunod na chapter. Thanks for watching! Secret Fire!